Bless kayo po sa pagi-pagi ko. Pangalan niyo po, sis? Mary Jane. Ah, wala may lasa po ako. Dahil si Pastor JR. Ikan ko Mindanao sa Pulungulok, South Cotabato. Akong papa, usa ka pastor, si Antonio Aglayon Senior. Ang isunod, si Antonio Aglayon Junior. Okay, sa natawag ko sa kalimutan, ako ang amahan o ginahan mga anak na sa kinuunan. Apan, dakog po kanihin mong masinupakon sa akong kinahan. Two times ko na-disgrasya, nalibsan ko motor. Second time, nalibsan ko Estrada na sakyanan. Pag after the 12 akong edad, nahimo na akong wilayas sa mong panimalay. Naghimo ko pangransak, bilyaran, pintaan, ayos rugby. Edad po, 13 years old, ang akong kinabuhi, mas tagan pang krimen ng amuang na sudan. Ang itong suyog po, tangki, kanang krudo sa sakyanan. Among pasuyupan, kawato ng mong tangki sa motor. Nangarnap po kong motor, wala mo nadala, gawa idagan. Age na ko, 14 years old, nabris ako sa kaso, robbery. Nangawat po tangki sa motor o krudo. Nabris ako almost 4 months. Pag-ausun nung tako, unya kay akong mama, mas nalipay siya na mabris ako. Kaya akong mama o papa, diling konsentidor. Kaginikanan. Makita din yung mga tinuod yun sila ng mga Kristohanan. Nagaan saan natin palakpak si Lord? 14 years old, nabris ako 4 months. Nailaan itong head sa Teens the Beauty, ipagawas ko. Orang yang aku na akong kinabuhi, ginatawag ko sa Pulungulok Pastora, mga tunog, tapalok ko kung sa pagilan yung mas tunog. Ang tunog sa Mindanao, mix na na siya. Kriminal, kawatan, tulisan, adik, ito sa Mindanao. Edad ko, 14 to 15 to 16, pabalik-balik ko sa jail. Sa nagkalaylaing mga, kuwan lang ka ng senior ng mga krimen, hindi kibugat. Kunya sa mong ministry, kay Ma'am Dali Dolores. Okay, yes, Pastor. Ma'am Dali, akong papa, kay Pastor man siya, appeal man siya sa Prayer Mountain sa IIM. Appeal siya dito o niya. Isipat si Ma'am Dali Rivera. Siya ang nagtapang sa church na mo sa Mindanao para i-build. Kunya, itagaan akong papa sa photon o ganang motor na badya para to sa ministry. Gihimo na ko ito pang pangako itong mariwana. Ipagamit na ko sa akong kauban, kaya akong kauban source man ito sa mariwana, malipay man ko. Kaya tagaan ko niyang 300, kung niya pagkasuhinaan pa akong motor, tagaan pa akong mariwana ko sa kasalupin. Kung niya katong ang motor, gigamit na mo itong pang-build up. Nabilang ko ko sa All Rappers sa Mindanao, kung naamoy kaila sa Mindanao, dito napin sa Plumolo, pagkataan na ninyo, kinsa si Jer Aglayon sa Canary. Sa First Fruit Extension. Ito, hantod nga nagkalayang-layang krimen. Isunod na po siya po, na iba pong transformer. A transporter. Sigil sa siya po. Deliver sa siya po. Kanya niyabot sa point nga, na ako yung mga grupo ng mga holdover. Naana sila sa Mindanao, provincial jail. Nagkalain-laing kaso ang ilahang yatubang. Napakaroon sila hantod ka ron, gabong takanay kami. Pero hantod ron, ga-pray ka po ko kay Lord. Lord, kung sa man na ipaghihimo na ako, himo ako para nila. Amen? Ako na-touch ko ba ganina nga, I love you Lord. Labi ka ba na I love you Lord? Sa tinuod. Ang tao nga magtanaw sa puwa sa Pulungulo, wala na naging ko. Pero salamat sa mga kinikanan. Eh wala nyo siya nag-surrender sa Lord. Simba kay Lord. Graan sa natong palakpak si Lord? Balik-balik ko sa Jane, among simbahan, kamangon pa na ako ng upirin. Eh kawato na ko. Unya among manok, ako pang ibalik ka. Among ilo, eh palit na ko grabe.
Among balay sundan ang armas at ang ginagamit ng upang panulis. Usa ka adlaw na priso ko, edad ko 22. Na priso ko sa kaso na wala na akong gihimo. Puro nagtuo ko nga dili tawo ng priso na ko, ang Diyos. Pagsulod na kong prisoan ng priso ko, dili pa na akong masabtan ang tanan. Naadito sa ko ang pagtungot. Inoon, kanabutang-butangan, gani ka, masakitan, gani ka. Ang what's for, ipriso ka. Naadito ang pagtungot, nasukup ko sa mga polis. Akong plano, bugawas ko, kailang payo na kong granada, pagawas na ko. Sukup kayo po. Unya, pagka-priso na kong ibiyaan, pwede ko sa kumuyay. Dito sa sulod. Dili pa na kong masabtan, ganun na ako sa jail. May pastor na kaila sa mong papa. Iyan kong gipanahon. Ako iyan gipapreach. Dito nang start. Pasa kong word sa Ginoo. Dito na ko na-encounter si Jesus. Kaya ito palakpak ni Jesus. Dito na ko na-experience na ang bilang gumaan hindi rin makausap sa tao. Almost 5 years ko na kulong. Si Jesus na yun ang nag-usap na ako. Dito na ko na pwede ng Lord, imo na ikong gipili. Imo kong gipili, Lord, nga nung sa ginhaling na bulbaton, kay iya na ikong gamiton. Amen. Muna pagawas na ako, nahibulong na, pati akong soon. Pagka-priso na ako, lipay kaya kong soon. Ipagmutan na siya saya sa akong mama. Tuntun, nga nung nalipay man ka nga napriso ni mong kuya, iyang ingon, salamat kay napriso ang yawa. Kaya ako nga pagkamulang salbayos yun. Kung wala yung sundan, uyugo na ko ng labisa. Muli ko sa kong church, grabe ang pag-antos sa akong papa. Sunday morning, kasimba sila, muli ko hubog magmahoy. Bungkag itong mga huyang ng mga Christian. Pero paggawas na kong prisuhan, pagkita nila lang, iusap na si Ginoo akong kinabuhi. Sa akong tingog pa lang, akong isoon, nihilak na. Kaya di man sila mutuko, nag-iusap ko si Ginoo. Abi nila na disguise na po. Tingog pa lang, na-experiensyahan sa akong isoon, ng ibang ko na ginayon sa Diyos. Nihilak akong isoon sa likod sa akong papa. Abalo mo kung sa'yo ngayon? Pag-istorya pa lang ako, ngayon siya sa likod sa akong papa. Nagpag-o na ginayon si kuya. Grabe ang hilak sa piso. Kaya kung hilak, yung kuya. Kaya kanang-abusado ko ng pagkabulang, pero ang ihimot sa Ginoo, nahimo ng supportive ng akong pamilya na ako. Kuya, I love you. Kuya, ang pinkal niya. Mga panuman ko na po muna, I love you, Lord. Kaya kung wala si Lord, dili ko, di ko maabot rin. Kaya pag-prison ako, pag-attendees ni Pamusil akong mga kauban dito. Sa Mindanao, uso ang patay. Motong iingan ko sa buwang barkada, dili pa ka musiba. Kung sa ngayon, kung patyon ko, mamatayin yun ko. Pero nagtuo ko, nga nakong akong trabaho ko, kaya ipili ko si Ginoo. Mula sa karon, bago pa kong nakalaya. 2019, February 13. Pero ang pagkamaayon si Ginoo, gikan sa sulod, hantos dumagete, ang Diyos na inong faithful sa akin kinabuhi. Wala ko ingon ko nga, wala akong nagmahay nga na priso ko. Sigurado ko, matanda ko nila mga piniriso, magmahay sila. Pero ako, wala ko nagmahay. Kaya naman, kinakaplagan ako si Jesus. Kay Jesus na ginagawa na tagamtama na ka ng ginaingon na transformation. Kausapan sa kinabuhi. Muna ikaw, kung ikaw rin sa iyo, sis, faithful to God's Ginoo. Pag mag-inod-anon, no, serve kay Lord. Kaya ako, kung sa ako pa, daghang naguratan na pastor na ko. Akong barkada, pag-stalk niya sa akong Facebook,
kita iya itu mga verses. Kabala ka sa iyo bang? Katong criminal po to. Ayan, iya pumunta na. Unsa man imong nakaon? Ako siya dito bang? Walay imposible sa Ginoo. Amen. Nakita din, makita din ba akong papa nung wala akong mama? Kanang nalik, ang feel na ko nga, libay niya sila. Libay niya sila ng ibang kukus, Ginoo. Mga taga every Sunday, tingala ko akong mama ngayon, hindi ko mong kumasabon. Masigil sa hilang ka. Gawarship kay Lord, masigil hilang ka. Wala ko nga balungan, ako na na ito, hindi ang kinahilakan. Mag-uul akong mama, basta bugawas ko sa aming balay. Kaya basi mag-uli ko, patay na ko. Pagsalamat kay Lord, kay karon last na akong pagkapriso. Ipriso na dito sa presensya sa Ginoo. Kaya ano din palang pang si Lord? So yung alam, Ginoo, ano, grabe. Kaya yung ana, ana, kasi muli ba mga kagmaka yung sa dagway, no? I don't know. Narito God, eh. Grabe kayo ang pagpamuha sa Ginoo. Naman yung milagro, miracle. Dito na ito masabtan ang plano sa Ginoo. Praise the Lord. So, this, yes, living God yun. Stephanie, milagro sa Ginoo, naglaka, nag-amod, amaze ko. And then, this time, maybe, Brother Chad, do you have word to say?